Hi, ako ang kunyang na Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. And please, click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. In today's video, magbibigay lang ako ng paalala sa lahat ng mga aplikante, domestic helper applicants dito sa Hong Kong, lalo na sa lahat ng mga nagpapa-refer sa akin or di kaya sa mga aplikante na kahit hindi nagpa-refer sa akin, sa mga nakapanood dito, gusto ko lang bigyan kayo ng paalala na kapag nag-apply kayo, lalo na direct hired or dito kayo sa Hong Kong agency mismo, nag-submit ng inyong mga biodata, ibig sabihin mga direct hired, kailangan po lagi kayong updated o lagi kayong nakaabang sa inyong mga WhatsApp. Kasi ang mangyayari, kapag halimbawa dito sa aking mga nire-refer, kapag magkaroon kayo ng schedule ng inyong preliminary interview, yun po guys na magme-message talaga sa inyo ang agency. Yun po ang dahilan na magkaroon kayo ng schedule, malalaman ninyo kung kailan kayo or anong araw kayo, anong oras kayo magkaroon ng preliminary interview. Kaya malalaman ninyo, makaprepare kayo, makapag-study pa kayo kung ano yung mga possible question or answer ni broker. After kayo na makapasa sa interview, hinihingian kayo ng mga requirements dyan na kailangan ninyong i-comply para o i-submit ninyo sa agency through WhatsApp din yan para to complete your application. Ayusin nila yan lahat-lahat at para presentable na maipapakita nila sa mga employers na magkaroon or pipili kung sino ang gusto nilang aplikante na i-interviewin para magiging domestic helper nila. So, kapag si employer mapili ang inyong pangalan o ang inyong application, sasabihin ni employer na gusto ko to siyang i-interviewin sa ganitong araw, ganitong oras. So, si agency ay magsisend ng message sa inyo na may schedule kayo ni employer na i-interviewin kayo. Ganun po ang mangyayari kapag kayo ay nag-apply. Mag-message si agency sa inyo para sa inyong employer interview dahil nasilik nga kayo para i-interviewin kayo ng employer. O, sinabi ko lang yun, paulit-ulit lang. At ang pangalawang mangyayari, kaya ko sinabi sa inyo na kailangan ninyong laging nakabantay sa inyong WhatsApp kasi may bigla ang employer pumupunta sa agency, yun yung sinasabi na walk-in employer, at titingin niya siya ng mga aplikante dyan, yung mga applications ninyo, biodata ninyo, titingnan nila yan. At example, ikaw mismo ang napili, hindi na sila pipili ng ibang aplikante, gustong gusto ka nilang i-interviewin. So, sabihin ni employer sa agency na at this time, ngayon na, on the spot, gusto kong interviewin itong aplikante na to. So, si agency naman, magme-message lang yan, available ka ba ngayon na, ngayon. O sige, kasi nga on the spot si employer na nandyan, on the spot din siya na gustong i-interview si aplikante. So, si agency naman, magme-message lang yan sa iyo na kailangan ka naming interviewin ngayon. So, kung hindi mo inabangan ang WhatsApp mo at tawag na ng tawag ang agency sa iyo dahil nga walang paabiso itong si walk-in, gustong-gusto ka na nila talaga, so, ma-filled yung ano mo, yung hindi mo masagot kasi hindi mo nga binabantayan, filled na yung application mo. So, sayang yung pagkakataon. Yun po ang ibig kong sabihin na kailangan ninyong bantayan or always kayo magkaroon ng data sa inyo, lalo na ang inyong WhatsApp laging online kasi hindi nga natin alam kung kailan magkaroon kayo ng employer's interview. Yun po ang pinakaano natin inaabangan, di ba? Pagkatapos ng preliminary interview, yun na ang pinakaabangan talaga natin na magkaroon tayo ng employer's interview para maipasa natin yun at magkakaroon tayo ng employer para makapag yun na yung way makapag abroad tayo, makapunta tayo dito sa Hong Kong. O di ba? Sayang yung chance, hindi ninyo binantayan yung pagkakataon na yun na
ayun, naibigay na lang sa, da, dapat para sa inyo yung, ano na yun, interview na yun, pero hindi ninyo nasagot ang tawag ni agency, kaya naibigay na lang sa iba. So, hindi po rason na sabihin ninyo, wala po akong data, ma'am, nung panahon na yun, wala kasing kuryente din, brown out sa amin, na ano, anong tawag nun? Merong nag-message sa akin na, natumba ang puno ng ano, natumba ang puno ng kapitbahay namin, natamaan yung linya ng poste, natamaan yung linya ng kuryente namin, wala kaming ilaw. Eh, kung araw kayo interviewin, kung may data yung inyong cellphone, makapag-undergo pa rin kayo ng ano, ng interview kasi may data nga ang inyong cellphone, di ba? So, hindi po yung rason natin, kahit na may valid reason tayo, kaya tayo hindi nakapag, hindi natin na-receive yung call ni employers, kung may mga trabaho man tayo na inatinaan, may mga ginagawa tayo, busy tayo, tapos isasabihin natin sa sarili natin, ganun pala yun, yung agency dyan, na hindi man lang magpa-abiso kung kailan ako interviewin. Guys, tayo po ang aplikante, tayo ang mag-adjust, at hindi, ano, hindi po manghuhula ang agency, ha? Hindi manghuhula kung anong sitwasyon natin dyan sa Pilipinas, kasi wala naman sila sa Pilipinas, kahit na anong paliwanag natin, wala tayong data, mahina ang data natin, putol-putol, kasi nasa probinsya tayo, nasa bundok tayo, ha? Eh ano magagawa natin? Yun nga, yung ibig sabihin niyo, kahit ba valid reason yung ano ko, ganun na yun, ganun ba talaga yun dyan sa ano? Diba? O, anong alam ng agency? O, kapag mag-apply tayo, kailangan natin may isakripisyo. Kapag nag-a-apply tayo, make sure na lagi tayong online sa ating WhatsApp dahil nga may binabantayan tayong schedule o di kaya on the spot na interview. Kasi nga, ang in-applyan ninyo, direct hired. Hindi po kayo walk-in dyan sa Pilipinas o sa Manila para ano, o magme-message sa agency, punta kayo dito sa agency namin, di ba? Isamantalang tayo, mag-aantay lang tayo ng interview schedule o di kaya on the spot. O mas maganda yung on the spot kasi hindi na tayo kakabahan. Basta ready lang kayo sa sarili ninyo kung ano yung mga itatanong ni employers. Habang wala kayo mga schedule, wala mga interview sa inyo ni employers na dadating, ayun, manood-nood muna kayo ng inyong mga tutorials dyan sa ano, sa YouTube. Ang dami-dami. Yung mga possible question ni employers, kung ano yung mga possible na isasagot natin. Yung mga ganun, guys. Kaya kapag tayo ay aplikante pa lang, kailangan natin talaga na tayo ang mag-adjust. Hindi po tayo papakinggan or hindi yung agency ang mag-a-adjust para sa atin. Okay? Sana may natutunan kayo kahit papaano kung ano ang ibig kong sabihin kapag tayo ay aplikante pa lamang. Thank you for watching. Bye!